Mike, sa pagdaan ni Bagyong Agaton sa Iligan City, isang barangay naman ang nakaranas ng landslide kung saan isang bahagi ng kalsada ang hindi madaanan. Isinara sa motorista ang bahagi ito ng C3 Road sa Tambo, Iligan City dahil sa landslide. Bumara sa daan ang gumuhong lupa at bato matapos ang malakas na ulan bunsod ng Bagyong Agaton. Ang mga bato rin kusok lang kaya buto. Yan mo itong hidagandagan ko din eh. Dayon, ano nga, nakita na kung nagsigi pa magkuto-kuto ni Stas, di wala kong goal, mo di bali atras ko. Pero taon-taon, bali nanawag ko sa barangay. Agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Pasado alas 7 kagabi, nakabutan namin sa kalsada ang mga nagsilikas na residente mula sa mga purok na tabi ng ilog sa bayan ng Tubod. Bagya pa nagkagulo sa nilikasan nilang eskwelahan dahil sarado pa ang mga classroom ng Rufo de la Cruz Integrated School kahit pa nagsana ang evacuee. Kanina, wala pa yung susi sa inyo? Wala pa. Nakuha pa lang kami kaya hindi namin bigla kasi darating nila eh. Ngayon daw gabi, medyo kasi malaki ang dagat. So, kailangan daw namin lumikas. Kaya kami kasi, marami kasi kami mga bata. Naging handa naman daw ang provincial government ng Lanao del Norte, lalo't katatapos pa lang ng pananalasa ng Bagyong Vinta. Ay, hindi na medyo matigas yung mga ulo because for now, wala pa ngang ulan. Pero some of the barangays in low-lying areas have already done preemptive evacuation. December 31 naman, nang napaulat ang isa umanong survivor ng Bagyong Vinta na nakilalang si Junel Dumamag, ang natagpuan sa wharf ng Lower Sagaran, Bayan ng Baroy. Pero sa pag-iimbestiga ng mga pulis, peke pala ito, kaya agad inaresto si Dumamag. Lumalabas kasi na may mga warrant of arrest pala ang suspects sa iba't ibang bayan tulad ng Siquijor para sa mga kasong qualified theft at carnapping. According to the staff po ng hospital, sabi ng mga staff doon, mahilig daw po siya mag-roam around the hospital. So, medyo delikado talaga siyang tao. Yun ang lahat na sinasabi sa akin, survivor daw ako ganyan. Kaya, yung una, pinandigyan ko po. Wala. Anong katotohanan? Yung katotohanan, tama yung sinabi niyong pulis. Lumutang din sa police station ang huling tinira ng suspect na si Moman Ortiz na nawala ng pera nang tumira ang suspect sa kanila. Nangyaring gabi, doon sa natulog, tapos yun, naglakad pa sa kapitbahay namin, nakita daw siya. Yun lang, alam ko nga. Umaapila naman ang otoridad na magtungo sa police station at magsampa ng reklamo ang iba pang nabiktima. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang clearing at retrieval operation sa isang bahagi ng ilog dito sa may Isla Verde. At barado pa rin ito bunso na pag-uulan na dala naman ng Bagyong Vinta. Binabantayan rin ito dahil maaari itong magkaroon ng flash flood. Bunso naman na pag-uulan nagdala ng Bagyong Agaton. Mike? Maraming salamat, Jay Sabale.